Kuwan lang po doon na usoy na. Ang bunta niyo ha? Kuwa ko may nipaste. Bagong linggo. May moderator? Good morning everyone. Good morning. Mayor Bas is here right now to answer a couple of questions regarding the canceled supposedly prayer rally event na nakaschedule may May 25 and 26. So si Mayor Bas nandito para magbigay ng mga kasagutan sa mga tanungan ng grupo natin sa dito. Good morning, sir. I am Miriam Lizaada, the Philippine Star. I'm also with the DYB Election Radio. And of course, my first question, your comment about the series of, parang hindi kayo pinayagan to contact the rally at the Freedom Park of RTR Plaza. So, ano po ba yung mga asunod na hakbang at saka anong comment ng grupo niyo? Nangyari na ito doon sa Dumaguete. Yung unang incident talaga na hindi medyo may mga actions. I do not know if directly from the local government, but katulad ng nangyari din dito, similar case na nilagyan nila ng mga heavy equipment yung park kung saan supposedly doon kami mag prayer rally. So, nangyari sa Dumaguete, nangyari din dito ngayon sa Tacloban. Makita naman ang lahat. It seems na, They won't allow us to express our sentiments. Sir, follow up. Doon pa sa rally, ano ba yung major na dapat na pahayag natin sa mga taga-Eastern Visayas? Well, ang rally is tabs. It's for transparency, accountability, peace, and security. So, may mga sentiments kami. A lot of us from Davao City na gustong makapagsabi kung how we feel about the current situation of the country right now. So, ayun lang naman sana. We can elaborate that kung nandun talaga kami sa, if they would only allow us, if they would only heed kung ano yung masasabi namin. But, the aim is to express sentiments in order for us to help build this nation. It's not really na may gusto kaming pabagsakin o ganun. All we are asking is to hear us out. And they don't even allow that. So, kung ganun, para ako as an individual, as a Filipino citizen, right now. Yeah. Yan yung It already happened. It happened in Bulacan, Bustos. Una dyan sana sa Malolos. Then, nirevoke yung permit. I do not know kung bakit. Pigilan yung or not to let him use the property for the prayer rally. So, it was rumors, I do not have any evidence of that, but yun yung nangyari talaga. Hakbang ng maisog sa mga nangyari ito, hindi ba, it won't stop from doing hakbang maisog to really,
hear your Course, press ourselves. It's a freedom of speech lang naman. Yun lang naman talaga ang hinihingi natin. I do believe that there is nothing wrong with it. Wala namang mali dyan. Hindi mo naman pwede pagsabihan yung isang individual, you tell somebody to shut up. Because that is very undemocratic pag ginawa mo yun. Thank you, Mayor. Sir, do you expect that this is Leyte and Tacloban is here because it's Marcos or Marcos country? Do you expect this kind of treatment? Our sentiments are inclined towards kung ano yung sitwasyon ng administration. So, yes, probably kung may mga movements or actions na that made us hard, made it hard for us to come here, get here, probably in Olivia. I do not want to jump to conclusions. Sinabi ni Presidente Duterte during his post na he's even willing to sacrifice his own life. Mm-hmm. He continue lang ito, sir. Do you agree with that? Well, that's his choice. Ako, hindi siguro muna kasi siya yun eh. The Leaders Forum back in Davao, back in January, when I, you know, nagsalita na ako, if you go back to that forum, listen to my speech, sinabi ko naman, handa na ako, I'm ready to die. Kasi, this is a press conference. It would be better for me to express, you know, how I really feel kung sana may entablado where everybody is there. But if it's for the country, then why not? Absentee raising proud children. Kuingo na naman kung hilabtan ko nila. So, we'll see. Pero this is something na hindi ko kaya na hayaan lang. It's just really simple. You just have to let us, you know, talk. Like everybody else did before this administration, it has always been a practice in the Philippines. Na kung may sentiments tayo, nagsasalita na naman yung mga tao. So, ngayon, bakit hindi? Demonstrate by this administration. The last time, sir, you called for the president to step down. Do we expect him to actually really do that? I said, kung. Mayor, good morning. SMNI, sir. Good morning. Sir, sinabi po ni President BBM na wala akong nagawa. Duterte administration sa Yolanda, but you're even here, sir. Before ka nag-mayor, nag-hook daw mga hinabang, tamang ka sa relief efforts. Your father was first here before anything else. I do not know. But, you know, with the recent mga pangyayari or mga issues sa bansa, first, it was pointing here at my and now, kung sino yung nanunuro, yun pala yung may problema ngayon. They have may questionable action sila within the DND. So ngayon, ito na naman, inulit naman ng President. Sinasabi niya, parang I cannot understand why you have to make up stories when you really have all the resources and the position, you know, to really actually give
valid proposition for a debate. Manuro ka lang na wala yan ginawa. It's unbecoming of President Aquino. So, can you say, sir, that he is a liar? Probably. Probably. You know, like, just watch him and, you know, let your senses tell you. I give the answer for you. Pero yun na nga, nanunuro. Pwede ka naman mag... sayang lang yung oras mo dyan kung ganun lang yung kaya mong gawin. Sir, good morning. Si Jasmine Bonifacio sa East Current Disabilities News. Before dun sa rally, sir, sana kahapon, may application po ba ng permit from the city government? I suppose, meron yan, pero I think it was denied, or they did not acknowledge it. Good morning, everyone. My name is Christian. I am the regional secretariat of TAPS Coalition in Eastern Visayas. As far as the application, actually, we went through a multiple application. Just to give you a background on the planning, initially, this was planned way back May 11 in Palo, Leyte. But unfortunately, for some reason, meron daw kasabay na event. So, nag-apply ulit kami since may event nga nakasabay. Same location, May 20. Reason naman noon is the vicinity, the facility is being prepared for an upcoming event for June. So, take note that June pa yung event, pero ang aming request is May 20. And then, this is a long overdue activity event na rally na gusto namin ipahaya. So, nag-resort kami sa paggamit ng Freedom Park kasi ang Freedom Park is no need necessary permit. So, we submitted this notice, it's not a permit kasi papalam lang namin eh. Sa city government, I think May 14, notice, walang sagot, walang kahit ano. Nag-assume kami na wala namang sila magagawa eh, walang yes or no dito eh. Papatuloy kami ng papatuloy. Unfortunately, 2 days before, nakita namin dahan-dahan nagkakaroon ng parking area ang RTR Park. Pumasok ang mga bulldozer, kung ano-ano. I would like to reiterate na hindi namin kinansel ang Maisog rally because of that incident. Patuloy po kami. Nakansel ang rally because of the bad weather. Kasi marami pong delegates ang pupunta sana, pero consider ng grupo ang kaligtasan, safety ng everyone. So, we decided, we opted to cancel the event, pero hindi po dahil sa ginawa nilang hakbang. Definitely, ang Maisog rally, ang prayer rally, will still push through. We're just trying to get the exact date at i-announce po namin yung tapad meron na parang. Sir, your message na lang para sa mga taga-Eastern Visayas after sa nangyari dito na hindi natuloy ang rally and kung ano yung mga ginawa sa... Well, sana makabalik pa kami dito. And well, if we really do, magbalik kami dito. May panahon kayo, if it's your time. Ato mo, paminaw lang good mo. Wala man may ginakuan good. Ang hakbang ng Maisog is this is a non-violent demonstration. Gusto lang na mo nga madunggan mi ninyo para makibaw mo kung unsay tan-aw na mo, kung unsay maingon po na mo. No, as fairly as possible, ginabalansin mo po na mo ang mga panulti. Huwag mo tanangi tag-away de regyot. Paminawa lang unsay kaingon na mo. Hello po, Mayor Baste from Bisdak, Pilipinas. Mayor Baste, ano po ang inyong komento dito sa pagpapadala ng sobrang daming kapulisan doon sa RTR at hindi lang basta-basta kapulisan dahil anti-riot police po sila. May mga yantok pa at may mga shield. Sakto naman. Wala naman problema dyan kung magpadala sila ng police. Like if ever may nangyari, at least nandyan yung police. Wala naman problema. Okay lang naman yun. I'm sure yung police, nandyan yung police to maintain the peace. And as I said earlier, this is a peaceful assembly.
wala man tayong problema sa ganun. Wala tayong plano na mag-amok para pasukin kung anong mga ano, wala ganun. Magsalita lang man. So, good job to the PNP kung nandun sila. Sir, Mayor. Mayor, good morning po. Mayor from SMNI. Earlier you had said that the Hakbang ng Mahisog will further insist on its constitutional right. Can you further walk us through on that, sir? Well, ganito yan. As much as we can, we go through the formalities. So, pumunta kami ng noon, sa Bulacan to nagsimula na hindi na talaga kami na sa Davao kasi, siyempre, doon man ako. Then sa Davao del Norte, medyo okay man. Then, so ngayon, ang nangyari dito sa, Bulacan and sa Dumaguete, dito, walang response from the LGU. So, but, since it is a constitutional right, I think the permit is only a formality. But if you really have to, you know, invoke your right, you can do, you can, you know, express how you really feel. So, kung pigilan ka, pigilan ang hakbang ng Mahisog, then, like I said, we can really insist to do what we want. You know, within the bounds of the law. Like I said, it's a peaceful assembly. So as long as there is no damage to any person or property, then it's okay. Good morning, Mayor. Magdalamas ng Lobar, I'm at Takwagan. Sir, namansyon niyo na rin kanina na this is not the first time na mangyari ng natuloy yung rally ninyo. Are you expecting na yung submit na may mangyayari bang same incidents in other LGUs na bibisitahin ng Kadak rally? Yeah, but I cannot really tell what will happen in the future, pero given the current trend, tingin ko, ganun din talaga. Because we're talking about the administration. So they can do whatever they can to prevent us from talking. So tingin ko, probably, magiging talaga ang mangyayari. Unless hindi matakot yung local officials ng LGU na pupuntahan namin. If they allow us. Actually, nasa ano lang yan? Sa local officials ng isang lugar. If they want to not really support it, but just allow it. Mayor, MJ ulit sa SMNI. Sir, for the record, anong comment mo dun sa movement ng PNP sa ginawa ko sa mga members ng Davao City Police? Oh, okay lang. If they want to investigate, then they can investigate. Kasi nangyari yun, yung declaration ko on war on drugs. Hindi ko lang maintindihan talaga kung bakit sa dami-dami ng problema dito sa Pilipinas, why would you know, like spend time and resources on somebody or a local executive that's declaring war against drugs. Parang, is it a bad thing that I'm declaring war against drugs? Ayun yung question dyan. So, bakit sobrang allergic sila sa platform na yan? It was a popular platform by the former president. And it still is a popular platform. Because the question is, sino ba gusto maging bangag o gusto maging
mag-anak mo, kapatid mo, mga tao sa communities niyo maging pangag. So that's why, as a local executive, in order for me to protect my citizens, either figuratively or literally, I will say that this city or my city is against it and is at war with drugs. Hindi hinto, sir, ang war on drugs sa Davao. Hindi po hinto. Tutuloy-tuloy natin. Well, you know, it's a declaration. It's either you take it figuratively or literally. It is supposed from individuals to go into that kind of activity. No, di ba kayo tapos? Fred, Father of Nospag GM7. Ano po ang gusto natin ibigay na connotation sa ating buong bansa with the name Maisog? And ano ang pinupunto natin ito sa hinaharap? Well, you know, like I said earlier, tinawag siya na Maisog kasi we are facing not really an opponent. Hindi naman kalaban talaga, pero people or a person in the pinakamataas na posisyon sa bansa natin. But it's not really, you know, kung ako lang, it's not really to oppose him. It's to communicate with him. Yun ang gina-establish natin dito because we believe that we are not being heard. And nakikita nyo naman na hindi kami nakakapag-ano. Nakakapag-establish ng mga rallies just recently sa mga pinupuntahan namin. And it seems that they don't want to hear us talaga. So, and you know, it's not an easy thing. Hindi madali para sa for a group or for an individual to establish communication with the highest with the person in the highest position. That's why it's my issue. Matapang ba sa Tagalog pa? Mayor Basti, pista ko ulit sana lang. Ang mga Duterte ay kilala po natin sa talagang galit sa mga drugista, wapo drug si Tatay Digong. Ngayon po ay mainit ang isyo sa Senado patungkol sa Pedialyx at maraming mga Pilipino po ang sumisigaw na dapat umano magpa-hair follicle drug test po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang inyong masasabi dito? Kung actually, I will suggest that let the Senate do their job. Tapos tingnan nyo, because you voted for these people. Yung mga nasa Senado natin ngayon. Nilagay nyo yan dyan, then tingnan, and observe and listen to them, and tingnan nyo kung ano ang contribution nila sa issue. So, pagdating ng sunod election, mas kilala nyo na yung mga senador na yan. So, tandaan nyo na lang kung anong ginagawa nila ngayon, lalong-lalo na may mainit tayo na issue. Okay, limit po tayo sa last three question. Nag-aantay na yung dito sa sige, tayo. Okay. So, last three question from the media. Follow-up lang, Bia Basi. Kailangan bang magkaroon ng hair follicle drug test si Pangulong Bongbong Marcos? That's up to him. That's up to him. I cannot say that kailangan or not, you know, it's that's up to him. It's it can be a personal choice for him. Thank you so much. Mayor, Jermaine po from K5 News 7, Tacloban. Na-mention po niyo po kanina about po sa yung plano po ng Maisog ay para malabas po yung
hinaing at saka yung, para magkamayroon po kayo ng magka-communicate kayo. So mayroon bang hakbang ang ginagawang maisuga karon kayo ng communication between you and President Bongbong Marcos? Well, sana pansin ko lang on how they respond to sa mga demonstration na ginagawa namin. Like for example, ngayon na they have an idea kung saan yung next rally, I think the only communication that he gave us was he pointed the finger to my father, the former president, na walang nagawa dito sa Tacloban. I think that's his way of communicating to us. Okay, last question. So wala nang unity team, sir? Wala nang unity team, video, and let him answer that for you. Sila yung matubag, anak. Sila yung patubag, anak. Mayor, pwede hear it, isa na lang. Okay. And during the rally no sa Davao, sinabi mo na parang naghihimutok ka there, your father pinayagan ipalibing si former president Marcos. And then this time parang hindi rin ibibigay yung nare-reciprocate yung mga ginawa niyo sa past presidente compared sa ginawa ng tatay mo. Gusto ko lang balikan yung ano yung mga statements ko when I first came out noong January. I think kung gusto niya lang talaga ayusin itong problema na ito, pwede niyang gawin yan. Pwede niyang gawin talaga. Yun lang. Kasama doon nga sa rally namin, kami anti-war, so we do not like foreign military activities within our territory. Ayan, medyo mahirap dyan. Pero, I do not know. But kung ako talaga, I want all of this to end. Kasi kung ako lang yun, I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want to unit team mas maganda sana. Nandyan pa yung unit team. But, wala eh. Yeah. Let's see. We will always, you know, like choose peace over conflict. If it's for para sa lahat natin. Para sa buong bansa. Okay. Thank you everyone for coming. No, thank you. Si Mayor Basay, BBC sa North Hill. For those media who want to cover, pupunta po tayo doon.